Birthday ng bunso. Si Crystal. Ayan. Birthday Crystal. Lalaba guys. Sige. Si ano, anong ginagawa? Nag-grocery kasi. Ha? Yun guys, good morning, good morning. So, katapos lang po namin nag-grocery. Mga kailangan na mga needs para dito sa magkakapatid. At ngayon po ay darating na yung hand tractor. Kung naalala nyo guys na marami nagre-request kung pwede kong palitan. So, yung mas malaking bearing buba yun ang ibig sabihin. Ay, ang dami ng sili. So, tinawagan namin kasi that time na nag-beses na po kayo. Wow, ang linis na guys dito. Oh. Linis. Sabi nila, mas Sweet Mary, kunin mo na yung isa. At dahil nagbabasa tayo message, as I said, syempre, pagdating ko po guys sa bahay, tinawagan ko na si Sir Ian. Sabi ko, kung pwede pa, may chance pa bang palitan. Tapos sabi niya, yun nga, naka-assemble na. So, okay naman daw siyang palitan. Kaya sinabi ko, okay, i-change mo na yung mas malaking, ano, yung mas malaking kadena po ba yun, tawag doon. So guys, good morning po sa mga kasukbiyas natin ka-TikTok at mga kajalo natin guys. At ngayon ay birthday ni Bunso, si Crystal. Bati mo. At ang birthday ni Crystal guys. So kanina dumaan na po tayo sa bayan. At namili na rin po tayo. At saka syempre yung mga needs ni Alex at saka ni Eric natin. May nababasa din po kasi ako. Sabi nila mas okay daw yung ano nga ba ito? Talbos kamote ng kulay red. So, nagano tayo guys ng mga red-red na talbos kamote. Tapos, may itlog pugo ulit tayo guys para sa kanya. May itlog pugo. Tapos, syempre, di ba mamaya-mari natin yung mga gatas na sterilized. Okay, sterilized siya. Yellow bright. Yellow bright. Tapos yung fit na pinili ko na lang, yung egg pie, kasi mas gusto nila tong egg pie. Ito yung ibo-blow ni Crystal mamaya. Ay, nasa yung candle. Nakalimutan yata. So, yung ano natin, yung celebration ni Crystal, mamaya na lang pong hapon kasi masyado pong mainit para mag-samji. Pero may dala na po kami ng ulam, shout out kay Dek Janet. Meron na tayong ulam. So, yun ang pang-afternoon natin. Tapos ito, mamayang hapon bago kami umuwi. Kasi may pasok po si Crystal po bukas. Ngayon, pag-usapan natin yung bride. Okay? Naalala nyo guys, yung hand tractor niyang pinili. Kasi pinili niya po kasi yung isa na standard, di ba? Kaya pinili niya po yung standard. Kasi diba? Maliit lang po yung lupa na nilalagay niya ng palay. Right? Ngayon, at dahil po syempre nagbabasa po si Sweet Mary sa mga message. So, syempre, nag-check din po tayo kung ano yung mga nandoon. So, kung may mga suggestion or mga ano na pwede ko naman gawin, gagawin natin. Ngayon nga, yung mga bride, dahil nga, di ba, nag-usap tayo na gusto nila, yung 61,500. Naku, di tayo nakahingi ng discount. Nakalimutan ko magsabi. Di ba sabi niya kung ano, mabibigyan tayo. So, hindi ko na po nasabi yung discount guys. Nakalimutan ko. Baka sa susunod kung may mabibili tayo. Doon na lang tayo ngayon ng discount. So, ang pinili po namin yung mas malaking kadena. Right? So, yung mas malaking kadena. Kahit na maliit man or malaki yung pesto na sinasaka ni Brian. Okay, go tayo. So, mas malaki. At dahil yun ang mga nagsuggest sa mga comment section. So, right. So, ngayon, magdadagdag pa ako ng 11,500. Right? So, okay. So, nung naalala nyo guys, yung naglaro siya na, actually, kahit hindi siya manalo, ibibigay ko pa rin naman yun sa kanya yun. Kasi, yun ang promise ko sa kanya sa birthday gift ko na bibigyan ko siya ng hand tractor. Correct? Right? Tama? Okay. So, bibigyan ko pa siya ng 11,500. Okay. Bibigay ko na para di na ako nag-iisip. Meaning 11,500. So, okay. So, dagdagan mo ng 500. Okay. So, guys, so yung mga
additional kasi wala na akong barya. So, yun guys. Kaya pala nagmahal din pala kasi meron siya upuan. May upuan po siya guys. So, kung ano man talaga, yung mas malaking bearing siya, pero wala siyang upuan. Pero dahil gusto niya may upuan, para hindi nga naman siya mahihirapan. Siyempre gusto ko yun, hindi na talaga siya mahihirapan masyado. Ang oras ay 11:30, siguro mga 12. So before 12, darating na po yung hand tractor natin. That afternoon, magkakainan muna po kami. Tapos mamaya, yung birthday celebration ni Crystal. Ay, ano, Eric, yung paborito mo binili ko. Alam ko kasi gusto ni Eric po ito. Ayan. Okay, maliban dito guys, mayroon akong labasa, mayroon po ako sa mga upload po namin, may mga labasa akong message, kung magkano ba yung hotel. Alam mo ba kung magkano yung hotel, Bri? Magkano yung hotel? Actually guys, hindi ko po, kasi yung mga dati yung sinesend ni Madam Takumi, may peso. Okay, kung magkano po yung hotel, okay. So, hindi ko po nasasagot sa mga message po yun kasi hindi ko alam exactly. So, i-check po natin para sa inyo kung magkano po ba yung pa-hotel ni Madam Takumi. Kasi po yung online na po yun, bayad na po ni Madam Takumi. So, ngayon i-check natin. I-search ko yung message ni Madam Takumi. So, pinakita lang namin yung ano, kasi kay Brian po ito nakalim. So, check natin magkano. So, iba kasi may peso sign eh. Ito. Tapos, Bri, naalala mo ba kung magkano yung sa Aqua Planet? Kung magkano? Hindi ko alam kung bang eto ba yun. Kasi guys, wala po siyang nakalagay kung magkano. Mayroon po dito, prepay, online, JPY. Ano ba yung JPY? Hindi pa Japan yan? Okay, may payment method po dito nakalagay. Baka Japan payment, ganun, hindi ko alam guys ha. May payment method po dito, 45,684. So, hindi ko alam kung peso po ito o yen. JPY. So, yung po lahat po nagtatanong kasi hindi naman po ako nag-ask sa reception kung magkano po ba yung one night pag-i-stay po sa hotel. Tapos, may nag-ask din about yung nag-send ng cash. Okay, ang binigay po ni Madam Takumin ay 25,205. Kay Brian, direct siya po yung kumuha. Kasi nakapangalan po kay Brian, lahat po yun, na kay Brian po yun. Siyempre, hindi ko naman pauubos kay Brian lahat yun. Para meron pang matira, may remembrance pa. Si Madam Takumin para sa kanya at may isave niya din po sa ibang gastusin. Thank you very much, Madam Takumin. Si Eric hindi sumama, sayang. Hindi ka tuloy naka, yung alam mo, yung sa tubig, anong tawag doon, Bri? Alam mo, napanood mo ba yun na lumipad ako sa, ano, sa taas? Oo, sayang, hindi mo ko napanood, Eric. Oo. So guys, pasensya na po sa mga nagtatanong about kay Alex, kay Eric, na hindi po sila nakasama. Okay po mag-alala, pag lahat okay na, makikita natin lahat sila magkakapatid na mag-i-enjoy sa kanilang mga lakad.